Hi guys, thank you for visiting my YouTube channel. So for today's topic, i-discuss natin ang basic components ng computer system. So napapansin nyo sa table, andito yung mga major parts like motherboard, processor, memory o RAM, hard disk, and power supply. So take note guys, bago kayo hahawak ng mga computer components, make sure na na-discharge mo muna yung sarili mo sa static electricity. So saan ba nakukuha yon? Kapag ka nasa isang room ka or may aircon malamig at may carpet, tas lakad ka ng lakad, nakakapag-accumulate ka ng electrons na nagkakos ng electrostatic discharge or ESD. So, make sure na nag-ground mo muna yung sarili mo bago ka hahawak para maiwasan mo siyang masira. Okay? So, start tayo. So, ito ang motherboard. Okay? Ito ang motherboard. Ayan. So, ito ang pinaka-backbone ng computer system. So, kino-consolidate niya lahat ng mga computer components para mag-interact sa isa't isa. So, ito yung lagayan ng processor, lagayan ng memory, socket ng power supply, lagayan ng mga ng monitor, keyboard, mouse sa mga USB ports, keyboard at saka mouse at saka yung sa LAN port. Okay? So, malaki ang role ng motherboard bilang backbone kasi kung wala ito, hindi rin gagana ang mga computer components mo. So, ito naman guys, ang processor. Maliit lang siya. Huwag mong hahawakan yung lalim. Okay? Ito ang pinaka-brain ng computer system. Kinokontrol niya ang bawat function ng bawat computer components. Ito naman guys, ang memory. So, ito ang pinaka-central storage ng computer system. So, i-restore niya ang mga programs or processes during runtime operations. Ito naman guys, ang hard disk. So, ito ang 1 terabyte hard disk drive. So, make sure pag gumahawa kayo ng hard disk, huwag dito sa board ha. Sa mga gilid-gilid lang. Iwasan nyo yan para hindi nyo masira. And then, kung mapapansin mo yung port, yan ang tinatawag na SATA. Meron yan na parang letter L. Ayan, kung nakikita nyo guys. SATA yan. So, normally, yung sa mga ginagamit ngayon sa laptop at saka sa desktop, mga SATA hard disk na yon. So, eto naman guys, ang cooling fan. Inilalagay ito sa ibabaw ng processor. So, mabilis ito. Pinalalamig niya yung processor para maiwasan na mag-overheat. Kasi once na nag-stop to at hindi mo napansin, maaaring mag-cause ito ng overheat at susunugin niya yung motherboard mo. Okay. Ito naman guys, ang ATX power supply. Ang input nito is 100 to 220 volts. So, dinidistribute niya kung ano yung tamang voltage na kailangan ng iyong computer components. So, ang supply niya is 12 volts, 3.3 volts, at saka 5 volts. Okay? Ito lang yung ginagamit niyang socket para i-power on niya ang motherboard. 24 pins. Tapos, the rest, mga power cable na yan para sa mga hard disk or
sa DVD ROM at saka sa additional hard drive, kasi pwede tayo maglagay ng 2 or more na hard drive sa isang CPU natin. Okay? So, that's for now guys. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kung sa palagay nyo nakakapulot siya ng aral, please don't forget to subscribe, like, and share para marami tayong matulungan na matuto rin ng mga basic computer lessons. Thank you.